Good morning, everyone! Good morning, everyone! Another day, another vlog. Gising na ako kanina pong mga 5:30. Anyway, maghugas muna tayo. So, yung gagawin ko today, ito yung aking mga damit ba? Para na-check ko kung ano yung mga damit na hindi ko na nasusuot pa. Para i-ano ko sa charity. Tapos, mag-shower na din ako soon. Kasi wala akong work today. So, sabi ko kay Kira kung ano yung gusto niyang gawin today or gusto niya bang pumunta sa park, mga ganun. Sabi niya, oops, ayaw niya din pumunta sa park today. Pero meron naman siyang swimming lesson mamaya, mga 4:30. So, yun yung aming ganap. Yeah, so, yan yung gagawin natin. Kasi may mga damit ako na hindi ko na ba nasusuot. Pero nandun pa rin sa cabinet. So, parang, i-ano ko na siya ba? Nanggalin ko na siya doon sa mga drawer ko. Para may space. Last year, nag-ano na ako, nag-declutter na ako. Pero meron pa rin talaga na feeling ko, gusto ko pang isuot, pero hindi ko naman talaga nasusuot. Mga ganun. So, tanggapin na natin. Especially si Kira, marami si Kira mga damit na hindi na nasusuot. So, bala ko siyang isend sa Pinas ba? Bago kami uuwi. Kasi yung kapatid ko, nag-online ano ba, tinda. So, sa una kasi nagtitindahin siya ng mga ukay-ukay. So, sabi ko, send ko kaya ito sa kanya para ibenta niya. Kasi yung mga damit ni Kira magaganda pa. Kasi kung sa charity, grabe yung mga damit sa charity shop. Marami kasi nagbibigay. So, doon na lang sa Pinas. Okay. Si Kira, gising na din. 7:43 pa lang ng umaga. Maaga pa. Ano itong mga kalat ni Kira kagabi? Kasi nag-drawing-drawing siya kagabi. Round the other side, Bob. I'll get that one in Morrison. Kira's favorite. Which one? Grab this one, Bob. That paper. What? Pumunta kami kanina ni Kira sa test ko. Kasi bumili lang kami ng croissant. Kasi gustong-gusto niya yung croissant doon sa test ko. So, ito yung gagawin natin today. Tingnan natin kung ano yung mga damit na pwede ko nang ibigay sa charity shop ba. Kasi yung iba, hindi ko naman siya nagagamit. So, ito yung mga damit ko. Kunti na lang to. Kasi months ago, na-declutter na din ako. Diba? Sabi ko kanina. Paulit-ulit na lang yung sinasabi ko. Suotin ko dito. Tingnan natin. Mag-start tayo dito sa wardrobe na to. Ito yung bag. Dito natin ilagay yung mga damit na ayaw ko na suotin. Natin dito. Ito maganda to pag mag-exercise, mag-running. Pero hindi naman ako nag-exercise. So, I don't know. Ito, hindi na to sinusuot ni Kira. Ilagay natin yan dyan. Ito din upang school. Iwan ko kay Kira, baka magamit pa niya to. Ito upang school o cardigan. Ito. Lagay natin yan dyan. Kunti na lang talaga yung damit ko sa totoo lang. Nag-work naman. Ito, hindi ko pa ito nasuot. Talaga, as in, never ko pa ito nasuot.
So, for sure, magagamit ko to in the future, pero keep lang natin yan. Sayang kasi bago yan. Ah, meron ako ditong sa bed ni Kira. I think ibigay ko na din siya kasi hindi ko na to nagagamit. Ito. Ito. Bigay na natin to. Ito yung ano niya, punda. Ito din. Ano to? Basta ibigay na natin to. Parang mayroong medyo sa ilalim. Ibang pag maglaba ka, parang mayroon. Wait lang. Tingnan ko. Hindi nyo na kasi ito na ginagamit. Asa na to? Maya na yan. Basta dyan na yan sa bag. Kawiti na yan. Like yung mga ganito oh, hindi ko na talaga ito nasusuot. Pang winter. Maganda naman to kaso ayaw ko ng mga turtleneck. Nung una, gustong gusto ko yung mga turtleneck. Especially nung bago pa lang ako dito kasi nga di ba malamig. Pero ngayon parang hindi na ako comfortable. So I think, ano ko na to. I-try ko muna. Ito din oh. Turtleneck. Di ba? Maganda din to. Pero, ewan ko bakit hindi na ako comfortable sa mga ganyang style. I think wala na talaga akong damit. Kasi nag-declutter na ako. Ito, syempre, gagamitin ko pa yan. Ito, mga pang-winter. Mga pang-araw-araw kasi mga pang-araw-araw ko kasi ito pag winter. Meron din dito, tingnan ko. Baka meron dito. Ah, ito. Hindi ko na din to ginagamit. Ilagay ko na to sa charity. Maganda din to, pang ano lang ba, pang araw-araw, pag malamig. Parang gusto ko to. Ah, nabusog ako kasi kumain ako. Ito oh. Ano sa tingin nyo? Maganda kasi to eh. Kahit pantalo ni Dave, iwan ko kung susuotin niya to. Ito, yung pantalon ko. Sa Pinas ko pa ito nabili. Ayoko na ng mga skinny jeans. Hindi na ako comfortable. So, ito is charity. Bigay na natin ito. Maganda pa naman ito. Jag. Charity na yan kasi hindi ko na yan ginagamit. May pantalon pa dito si Jill. Siya muna siya na yung mag-check niyan baka. Gagamitin pa. I-check ko din dito yung mga drawer ni Kira. Parang ito hindi niya na to ginagamit. Tanamin ko muna siya.
pang winter kasi to. Ito, gamit niya pa to. Hindi ko lang muna siya ayusin. Tingnan ko lang muna yung mga yun ang pwede kong ilagay sa bag. Kasi marami pa akong gustong gawin. Like maglaro pa kami ni Kira. Tanggalin ko lang yung ayaw niya na. Hindi naman to. Talagang importante to do it today. Lahat na nandito gustong gusto niya. So I don't think may kailangan ako ditong kunin. Ito. Ano ko sa kanya? Ito bago to. Binigay to ng kanyang auntie. Ito para ayaw niya na to. Five to six. Kasya pa to sa kanya. Pakita ko to sa kanya, pero ilagay ko na yan dyan sa bag. Niya pa to. Ah, itong dress na to, hindi niya na to ginagamit. Kasi maliit na to. Lagyan natin yan sa bag. Gusto to ni Kirang dress na to, kaya ipakita muna natin. Just in case lang. Ito maganda din to. Binili ko to nung may activity sa school. Kailangan nila ng red na leggings. Itong mga ganito, binili ko to sa Shein. May kulay green din ito, pero ayaw ni Dib. Kasi hindi naman talaga ito pang edad ni Kira. Parang, ganito siya, pero dito lang siya sa loob. Kasi hindi bagay sa bata, maganyan. Ayaw ni Dib. Ayaw niya na to. Ito, ibigay na din natin yan. Itong uniform niya, maliit na to. Magagamit niya pa to this summer, tapos pag next na, hindi na yan gamit, bigay ko na yan after. So may mga nakuha ako dun sa kwarto ni Kira, pero konti lang, itong jacket na to. Then ito din, binili to ng kanyang lola, pero may isa kasi siya na ganito, pero 7 to 8, ito kasi is 5 to 6. Ano na sa kanya, masikip na. And then, yung itong dress na to, at then yung short niya. Yeah, pero mamaya, itanungin ko si Kira kasi nasa sala siya. Kasi nga, maglaro kami. So, mamaya ko na i-continue kasi maglaro pa kami, guys. Kasi diba, walang pasok. Babalikan na lang natin yan mamaya. Mama? Yes? What are you doing in the dining? But what do you mean? What are you doing there? No, we're just gonna come and call. Yeah, but not for long. Okay. Okay. So, mamayang gabi, i-check din ni David yung kanyang wardrobe para kung ano yung gusto niya i-ano sa charity. Malagay niya na dito. Gutom na si Kira, so gawin ko muna siya ng lunch. Pero mag-cut muna ako nito para ang snacks niya. Then itong grapes din. Hindi pa rin ako tapos. Baka bukas ko na yung tapusin. Kasi wala naman akong pasok bukas. Pupunta dito bukas yung kaklase ni Kira. Maglaro sila ng from 8:30 to 1:30. So good luck to me bukas. Kasi yung mama niya may work. Tapos wala daw magbantay kay Eva, yung anak niya. Sabi ko, ako na lang magbantay. Kasi wala din naman palaro si Kira bukas. Wala din naman kaming plan bukas. Ang tamis. Bigyan ko din siya ng yogurt. Prutas. So, ito na lang. Itong chicken.
Tapos bigyan ko siya ng ketchup. Tatlo sa kanya, dalawa sa akin. Gusto ko sanang pumunta sa park. Pero grabe ang hangin. Yan lang yung kakainin ko. Dalawa. Tapos ketchup. Luto na! Mangao na mi! Igutom na po! Mangaon sa mi guys! In Tagalog, kain mo na kami!